Kamusta kayo aming good guys? Noong mga nakaraang araw, ipinalabas ang the 2022 Presidential One-on-One Interviews with Boy Abunda. Tinanong ni Boy Abunda ang limang aspiring president ng ating bansa ng 10 common questions at kailangan nilang sagutin ito ng 5 minuto. One personal-based question at political fast talk na kailangan nilang sagutin sa loob ng 1 minuto at isang final question. For sure, nagtataka kayo kung bakit this time ito ang content ko. For me ha, napaka-importante na dapat nating kilalaning mabuti kung sino ang iboboto nating susunod na presidente ng ating bansa. Kasi napakalaking impact nito sa mga businesses, lalong-lalo na sa real estate. Panoorin na natin ang mga kasagutan nila sa bawat katanungan at pwede nyo kaagad i-compare kung sino ba sa kanila ang umangat o hindi. And let me know in the comment down below kung kanino kayo agree at bakit. On to question number 7, on drugs. Tara na at panoorin na natin kaagad. Mula abortion, punta tayo sa drugs. I will read a quote from the President. President Duterte. I feel so bad about all of these things. Kasi nalaman ko paano ko makontrol in 3 to 6 months. Ang mga generals na pulis nandyan, tapos yung mga Bureau of Customs na inaasahan ko, PI, nasa droga. How will I succeed? Eh, nasa droga. Alam ko na nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Now, magtanong kayo, ang Pilipinas, are we or are we not a narco country? Yes, we are. Sabi ko, tama yung silang mga kritika ko. Eh, sabi mo, noong nagpresidente ka, 3 to 6 months. Hindi ko alam. Pagpasok ko, Davao lang kasi ako. So, ang template ko, Davao, may droga. Pero sabi ko, maglaro ka doon, patay ka talaga. Give me another 6 months. That self-imposed time of 3 to 6 months, well, I did not realize how severe and how serious the problem of drug menace in the Republic until I became president. Ang aking katanungan, Senator Ping, you are applying to be the president of the country. How much do you know about illegal drugs in this country? Gaano kalala ito? Are we or are we not a narco country? Depende sa iyong kaalaman tungkol sa problema ng illegal drugs. Ano ang programa mo laban dito? I don't think we have reached that point. Ano, na narco, being a narco country? Yeah, hindi. Hindi pa tayo Mexico, hindi tayo Colombia. Napakalayo pa, Boy. Ano. Kaya lang, he ran on the platform of, you know, anti-illegal drugs. And doon siya nanalo sa kanyang plataforma. Ang mali niyang ginawa kasi, ba't siya nag-self-imposed deadline? Alam naman natin, yung drug problem is here to stay. Mahirap sabihing zero. Anyway, sa aking programa, ang isang pagkakamali na nakita ko sa pagpapatupad ng anti-illegal drug campaign ng gobyernong ito, na-focus sa law enforcement, Boy. Nakalimutan yung prevention, nakalimutan yung rehabilitation. Matagal namin pinag-usapan ni Senate President Soto ito. Mm-hmm. At katunayan sa usapan namin, kung kaming dalawang parehong papalarin, he will handle, ano, being vice president, sabi niya, iwanan mo sa akin yung illegal drugs. Alam na alam ko yan because he was once the Dangerous Drugs Board chairman. And siya yung nag-author ng Dangerous Drugs Act, no, pati yung mga amendatory laws, nandiyan siya lagi. At naniniwala ako sa kanya. Sabi niya, sobra sa law enforcement, kulang sa prevention, yung demand reduction at saka yung supply reduction. Sa manggagaling yung drugs, Boy? Sa customs. Nakakahuli tayo ng 10 kilo. 100 kilo na, sabihin natin. Inan yung lumalabas sa customs. Tonelada, Valenzuela, yung napakaraming gantong situation. Ang nahuhuli ng mga operatives natin, yung mga nakalusot na. Pero yung nasa labas na, no, at saka yun lang nasundan nila, ilan yung mga hindi lang nahuli? Again, corruption. Wala tayo, kaya nga ako, I'm always advocating for digitalization of all government processes. Nagpasa tayo ng batas, Customs Modernization and Tariff Act. Kasama ng computerization, dapat automation. Anong nangyayari? Ayaw mag-automate. Kasi mawawala yung human intervention. Bakit may human intervention? Kasi may lagayan. I-automate natin yan. Bakit ang record ng China, ng South Korea, ng Japan, ng US, yung export record nila sa kanila, pag sinabing 10 billion ang na-export nila sa Pilipinas, pagdating sa record natin, ang import record natin, wala pang $5 billion. Bakit? Misdeclaration. Ayon natin, sila automated, tayo hindi automated. Misdeclaration, at ito'y napupunta saan? Sa bulsa.
Kasi pag nakatawad sa tax, saan pupunta yung dapat nabawas o yung bahagi ng nabawas? Sa bulsa ng mga corrupt na customs officials. Mm-mm. Bakit ayaw natin mag-automate? Ako, isa kasama sa platforma namin, boy, digitalization of all government processes. Wala nang human intervention. Okay. Senator, doon sa prevention, how do you intend to do it? Well, education, information. Alam mo, nung panahon ni President Erat, nagpapunta kami rito ng mga Los Angeles police at tinuruan yung mga police natin para pumunta sa mga eskwelahan. Mga elementary students ito. Sila yung nagle-lecture. Para, hindi naman kasama on? Sa... Anong masamang epekto ng drugs? So, earlier on, sa murang kaisipan, namumulat sila. Meron sila mga visual aids, ano? Kung saan, ito yung kahinatnan ninyo kapag kayo nalulong sa droga. So, nakatanim sa isip ng mga kabataan yon. Sayang, hindi natuloy. Ang tawag namin doon, dare. Alala ko yun. Did it work? Yeah, it worked at that time. Kasi tumaas pa yung pagtingin ng ating mga kabataan, ng mga estudyante, pati mga magulang sa pulis. Imagine yung pulis mismo naka-uniforme, tapos nagle-lecture na ito yung, di ba, overtime boy na parang nabuo na sa kaisipan ng mga kababayan natin. Pulis nga yung involved sa drugs eh. At noong nagsimula yung illegal drugs campaign ni Pangulong Duterte, alam mo yung nalaman namin, kaya ang daming natukhang, yung mga runner ng mga pulis, yung mga unang napatay. Nangyari ito, actual boy, sa isang pagdinig namin sa Antipolo, umiiyak yung mga magulang. Pinatay nilang anak ko. Ang pumatay sa anak ko, yan yung alam ko na nag-uuto sa anak ko na maging runner ng mga drugs na rin-recycle. Nahuli ng pulis, sa halip na ibigay yung ebidensya, binabawasan. Boy, during my time, PACC kami. I was about to say that, during yes. Your time. 30 kilograms. Pinakamalaki at that time, ano, yung nakuha namin. Ako literally, I slept with that evidence. Because? Baka mapilfer eh. Dinalo nga ako ni ano nun, nina tatlo yung mga, sina Julie Abdasa, and two other para. Lady. Hindi, tinanong, kasi malaking issue yun eh. Right. Pinakamalaking huli. Tinatanong, inibisigan nila, General, nasaan ho yung nahuli nyo? Baka ho na pipilper. Well, nakita natin, unang-una, kailangan natin ituloy ang war on drugs, kung tawagin. Because the problem continues to exist. Nandiyan pa rin ang problema. Kung itatanong mo, I don't know what a narco state is, but we have seen, I think everybody can see the influence of the drug lords in our everyday lives, in our political lives, in our economic lives. And so, talagang insidious. Kaya actually, yung nag-uusap kami ni President Duterte noon, sabi niya talagang hindi ko na-imagine na ganito kalalim at ganito kabigat ang problema ng droga. Kaya para sa akin, kailangan natin ipagpatuloy ang laban kontra sa droga. Ngunit, siguro nakita natin na talagang sinagad ni Pangulong Duterte ang pag-enforce ng mga batas against drug dealers and drug addicts. And I think we are beginning to realize that enforcement only takes you so far. Kailangan natin din pag-aralan ang prevention at saka ang cure. Ang prevention, ang pagtuturo ng pagtuturo sa ating mga kabataan na huwag silang papasok dyan sa ganyang klaseng bisyo, sa ganyang klaseng buhay, at masisira at mawawasak ang kanilang buhay. Kailangan paulit-ulit natin sinasabi all the way to grade school, paulit-ulit through high school na hindi talaga, na naririnig talaga nila yan. And the other thing is yung cure. Pagka sumabit na talaga yung tao, na-addict na, meron tayong rehab naman. When we treat them properly, na meron, we should expand our rehabilitation facilities. Not just regional, which hanggang bawat probinsya siguro dapat meron. Dahil malala talaga ang problema. And I think it's not a problem that will be solved by only the police, only maybe the military. Because we see, tingnan mong example ng United States. Trillion-trillion na ang ibinayad nila, ang ginastos nila para tanggalin, para labanan ang drug war. Nandiyan pa rin, even more than ever. Do you consider it a health issue or a crime? Oh, most certainly. Because talaga naman, hindi tumatagal ang mga addict eh.
Their health is always at risk. They are not productive. They are not productive members of society. They do not even help themselves. What they are doing is destroying themselves. So yes, it is a health issue. It is a social issue. It is one of the great problems that we face in the modern world. When does it become a crime? When does the drug problem become a crime? For me, I think that we should treat addicts as patients and as people in need of a cure. It becomes a crime when you are involved in the distribution, the sale of illegal drugs. That's when it becomes. You discussed kanina yung implementation, sinagad yun, pero kailangan merong prevention at saka cure. Mm-hmm. Policy-wise, anong gagawin niyo po? Ganun talaga, patibayin natin yung rehab kaagad. Dahil yun na nga, yung sa rehab. That's cure, ang rehab. Yung cure ang rehab, kasi marami na tayong addict. Kaya the president often quotes the statistic of he has 4 million addicts in the Philippines. And if we take that at face value, that's 4 million people who need our help. So we have to give them that help. And so we have to put into place the system of rehabilitation. There are many, many ways of doing it. There are plenty of lessons to be learned from other countries. And let us learn those lessons and apply them. What is applicable to the Philippines, let us apply them quickly. The president's figure of 4 million was, I think, when he was beginning as president, because right now, the latest data we have is at about 1.7 million. Kanina, Senator, tinatanong mo kung anong narco country. By definition, it is a country where the economy is controlled by drugs. I don't think we are there yet. We are not. Yes, but we could be if we do not do something quite effective in the next few years. Sabi niyo po, ipagpapatuloy ko ang war on drugs. Yes. Is it going to be bloody? Well, even in the enforcement side, my idea is to make it more focused. Because medyo wholesale ngayon ang enforcement. That i-focus natin dun sa mga malalaki talaga. Doon, kilala naman ng lahat yan eh. Malalaman talaga eh. Even a normal person, they know who the drug boss is in their community. So, yun ang i-target natin. Wag na yung pangkaraniwan na... I was given the opportunity to be ICAD co-chair. Yung ICAD, yung Interagency Task Force, for 18 days. Mm-hmm. Pero those 18 days gave me enough opportunity to assess what was wrong with the anti-drug program. And at the end of the 18 days, naglabas kami ng comprehensive na assessment of what was wrong. And naglabas kami ng mga ano yung pakiramdam namin na dapat gawin. Ano to? 5 points ito, boy. Yung pinakauna, how to maximize ICAD. As the interagency task force. Ang daming punto nito, we don't have time. Okay. Pero ano ba, example lang doon. The reason why sobrang street level enforcement, yung anti-drug campaign, na dapat sana whole of government approach, nakakatulong doon sa much emphasis on street level enforcement kasi yung chairman is PDEA. Para sa akin, dapat sana yung chairman ng ICAD should be DDB, the Dangerous Drugs Board. Kasi yung Dangerous Drugs Board is policy making. Pag DDB yung mag-chairman, mas ang chance na mas whole of government approach yung gagawin, mas malaki. So yun yung number one. Yung number two, pag tiningnan mo talaga yung ating datos, hindi siya kompleto. In fact, when I was in ICAD, ongoing pa lang yung survey kung ilan ba talaga yung mga drug users. Natapos na yung survey after I was ICAD chair. Pero kahit meron na tayong datos na ganun, sobrang raw and sobrang basic, hindi nga natin alam kung ano nang yung mga nakuhuli, yung mga nagsusurrender. VP, I'll let you continue ha, pero yes. Tama ka doon. Kasi kahit yung datos ng Dangerous Drugs Board, I did extensive research for this interview, ang kanilang basehan lamang ay yung mga facilities na non-government. So, kung titingnan mo, since 20 years ago, wala kang masyadong makukuha. Go ahead, please.
Ngayon nga, ang dami nating surrenderies, ang daming nahuli. Hindi nga natin alam ano na yung interventions na ginawa nila. Ang iba meron datos, ang iba wala. So yung number two, data. Yung number three, pag tiningnan mo yung budget for the entire anti-drug program, a large bulk of the budget is on street enforcement. Okay. Ako, this is wrong in so many instances. Unang-una, alam natin na kahit patulan natin ang patulan, yung mga street level na mga drug users o small-time drug pushers, kung hindi natin tinututukan yung constriction ng supply, tuloy-tuloy lang number yun. Number 3 po yan. Anong number 4 po? Ang number 4, alisin na yung tukhang. Okay, number 5? Ang number 5, dapat yung mga law enforcement agencies natin, itutok na yung kanilang energy sa supply constriction, yung mga drug pushers okay. na. Okay. To the best of your knowledge, Vice President Leni, are we a narco country? No. Why do you the say drug so? Problem is huge. And ako naniniwala ako na we have to pursue it with as much vigor. Pero there is a way of doing it. As President of the Republic of the Philippines, can you give yourself a deadline? I mean, can you solve the drug problem in 3, 6, 9, 12 months? Would you dare say it? I won't. Pero ang commitment ko, boy, na we will be much better off after 6 years. Ako, ang drug problem, grabe. Kailangan natin ng mga legislation. Hindi nga natin mahiwalay yung user sa kapusher. E iba yung intervention doon, dapat ma-institutionalize natin yung community-based na rehabilitation. Kasi doon sa mga habitual users na hindi naman mga addicted to it, kailangan community-based yun. You know, my question started with actually, how much do you know? Gaano mo kakakilala ang isang drug dependent, halimbawa? Would you have an idea? Alam mo kung bakit na-addict ang isang tao? Because to me, it's an issue of what? Loneliness, happiness, broken families. It's a journey towards something. They talk about 4 to 6 hours kind of happiness, seizure, may mga peak, may mga follow-up, all kinds of drugs. How much do you know about drugs? It is just like any other addiction which should be treated. Kaya sa akin, para sa akin, ay yung mga users talaga, kailangan na itong tingnan natin from a science. Well, unang-una, hindi ako naniniwalang narco country tayo. Unlike, you know, at the time ng Colombian era, no, in the 70s and the 80s, we have not reached that way. I mean, that far. No? But there is drugs. And it destroys family, community, and of course, a country. It can destroy a country. Now, in fairness, huh? And I have to give credit when it's due. In fairness kay Pangulong Duterte, talagang halos hirap na hirap, kung hindi nawala, halos mawala yung droga sa kalsada. Nung mag-mayor ako, meron lang akong isang rule na, you know, the way I grew up in the street. Kaya ako, hanggat maaari, talagang dinidiplomasya ko. No? Na basa ako, zero tolerance, non-negotiable, drugs is drugs. If you commit it, and commit selling, you know, we'll apprehend you. Kakalawitin ka namin. Kukunin ka namin. And we are certain about it. Kaya ang drug sa Maynila, no, nag-subside. Almost, masasabi mo, hirap na hirap silang mag-deal. Then, the second thing that I have to give to President Duterte, nawala yung manufacturing sa Pilipinas. Kasi noong dati, dito may mga nahuhuli sa Paco, sa subdivision, sa mga posh subdivision, nagpaplanta ng droga. But the problem with that, nawala nga yung clandestine na operation ng manufacturing of drugs. But the thing is, you know, one thing that I found, bulk ng dumarating dito. So there must be something wrong with our borders. No, there must be something wrong with our ports. So, kasi kung wala na manufacturing, hirap na magbenta, bakit kung dumating at mahuli namin 48 kilos, 40 kilos, 5 kilos, nahuhuli namin malalaki kasi nakapackaging na. So, I think it's high time for us to address our boundaries, our entries,
the port of entries. Then, pag wala na nagpaplanta, wala na pumapasok, then, naturally, walang available na drugs. Mayor Isko, would you continue the war on drugs on the president? Why not? Anong pagkakaiba kung ipagpapatuloy mo? Anong pagkakapareho? Basta, papapanagutin kita sa mata ng batas. Hindi sa mata, sa batas ng sino man. Sa mata ng batas. Which we are doing. And we will continue to do so if given a chance. No ifs, no buts. Will it be bloody? No. Well, I mean, sorry to say this. You know, things happen. Officially, at within the rules. Pero at the rate we're going... Officially within the rules. Yeah, kasi inkwentro eh. Inkwentro eh. Wala kang maraming... Napatayan nga ako ng pulis eh. Inunahan pa yung pulis ko eh. Okay. Then there are incidents. Pero ito maganda, Tito Boy. I can honestly say to you, at 97% nahuhuli namin buhay. In Manila. In the city of Manila. So, merong prototype na dahil I grew up in the streets, I grew up with criminals, I grew up with that kind of environment. Ako pa mismo nagtuturo sa Les Pumisan kung paano sasakutihin. Having grown up with the criminals, having grown up in the streets, and I know your story, nakatikim ka ng drugs? Never. Not Solven, not Chabu, not Damo, Sudoplex, Pidol, Corex, tapos cocaine. Mayor, bakit? Ayoko. Kasi masisira ulo mo eh. So, solving kang ganyan, nagra-rugby ka, tutuyo. Bakit alam mo doon, nung bata ka na nasisira ang ulo mo? Eh, nakikita ko sa mga kababata ko eh. Saka na kaya nga ako nagbasura, kaya nga ako nag-sidecar boy, kaya ako naghanap buhay. Kasi gusto ko chicha. Hindi adik. Mm-hmm. Ayoko eh. Nakita ko yun araw-araw eh. Eh, dadaan ka sa eskinita. Oh, kaya ka nga tusukin ng bolo eh. Sa litang eskinita. Maamoy mo, damo. Tapos you turn out, makikita mo yung mga taon to, kung di namatay, ha, nasa mental hospital. So, nakita mo na. Kaya ayokong gawin. Kaya never, ever, not a single drop or taste or even curiosity. Hindi ka na-pressure ng iyong mga kaibigan? Well, salamat sa Diyos. Dahil ayoko talaga. Okay. You talked about borders. Mabilisan lamang. How will you do it? You talked about ports na doon pumapasok yung droga. And mga, alam mo kaya, first time, mag-i-appoint ako Navy ang ating national defense. Eh, we are an archipelagic country. Grabe talaga ang droga sa bansa natin. Itutuloy natin yung war on drugs in the right way. Hindi natin pwedeng payagan lang hayaan ang illegal na droga dito sa ating bansa, kundi sugpuin natin yan. Kasi isa yan sa magiging makukurap ang mga tao, lalo-lalo yung mga sa gobyerno. Kailangan pigilan. Tutuloy natin yan in the right way. Ibig ko sabihin, lahat may karapatan para idipinsahan ang sarili pagdating ng panahon. Hindi natin papayagan yan. Sa iyong palagay, ang Pilipinas ba is a narco country, katulad ng sabi ni President Duterte? Ang Pilipinas, masasabi kong, hindi pa natin masabing narco. Dahil ini-import ang droga eh, yung dalawang malalaking transaction na nakalusot sa custom. I mean, ibig sabihin, hindi dito manufacture. Unless kung dito ginagawa, eh, masasabi natin yon. Pero sa ngayon, mapigilan natin yan. Mapigilan natin yan at maiayos natin ang ating gobyerno. Gaano ka lala ito dito sa Pilipinas? Sa iyong palagay, Senator Manny? Matindi talaga. Mabuti na lang, naging presidente si Duterte at nabawasan yung mga gustong pumasok sa pagninegosyo ng droga. At maraming nasugpo, no? Pero hindi naman nasugpo lahat. No? Nagkamali siya doon sa calculation niya na sugpuin niya ang droga in 3 to 6 months. Oh. At hanggang ngayon, ilang taon na, mag-anim na taon na, hindi. Dahil sa malaki talaga ang negosyo ng droga dito sa ating bansa. At yan ay kasabwat ang iba ilan sa ating mga nasa gobyerno. Kaya supuin. Okay. Kung sinasabi niyo po na itutuloy niyo yung war on drugs sa tamang pamamaraan, in the right way,
And then after 6 years, ay nariyan pa rin yung problema na yun. Doesn't it follow na hindi nag-work, nag-fail yung war on drugs? After 6 years, basta gawin natin ating makaya, sugpuin natin yan, mahirap kasi mangako, tapos hindi mo matupad. Pero bakit yung itutuloy po yung war on drugs in the right way if it didn't work? Kasi after 6 years, naroon pa rin. No, kasi lalo tayong lugmok eh. Lalo tayong lugmok pag babayaan natin yung droga. That's right. Lalo tayong talaga maghihirap. Pero bakit mo itutuloy yung war on drugs? No, yung war on drugs naman, nandyan pa rin yan. Pinagbabawal natin yung droga dito sa ating bansa. Nandyan pa rin yan. Ano ang maiiba, Senador? Ang maiiba eh, hindi yung labagin mo yung karapatan ng ibang tao. Kumbaga sa ano, halimbawa, aparte sa drugs, magre-raid ka, mag-aaresto ka, kailangan may body cam ang bawat opisyer na mag-aaresto para makikita ang totoo kung sino nagsasabi na to o hindi. Yun ang ibig mo sabihin sa ayos mo. Isa yan sa mga gagawin natin para bigyan natin ng equipment ang ating mga kapulisan para ma-implement ng gusto ang batas. Personally, Senator Manny, how much do you know about illegal drugs? Shabu, ecstasy, alam mo ang mga ito? Hindi ko masyadong alam yung mga sinasabi mong ecstasy, pero yung nung unang panahon nung kabataan ko, natikman ko rin yan. Ayaw magsisinungaling. Natikman ko rin nung kabataan ko, pero nung natikman ko, masama talaga. Ibang klase. I'll go back to that. Nung natikman mo, nais kong malaman kung bakit mo natikman. Was it because of peer pressure, curiosity? Anong naglalaro yung sa isipan ng bata ka? Yung mga barkada. Yung mga bata, mga barkada. Tapos, siyempre, hiwala yung mama ko sa magulang. Walang magulang na nakatutok sa amin. May research na nagsasabing marami mga bata ang nai-involve sa droga ay nanggagaling nga doon sa... Yung walang ano? Walang gabay, magkahiwalay ang magulang. So, ganun din ang nangyari. Pero, bakit hindi mo nagustuhan? Kasi, nangarap ako. May pangarap ako sa buhay. Na gusto kong tulungan ang magulang ko, tulungan yung pamilya ko para maiahon sa kahirapan. Magsikap ako. Kung mag-bisyo-bisyo ako. Paano ako makatulong sa mga magulang ko? Paano ako makatulong sa pamilya ko? Anong kinabukasan ko? Ganon. So, kaya, nagka-counseling ako nung... If you like and learn a lot from my video, be sure to like, subscribe, and hit the bell icon to help grow and support my channel. Thank you for watching! This is Desay Barretto saying, let's choose wisely our next president and vice president this coming May 2022 election! Happy investing! Keep safe always and God bless! See you in my next video! Bye-bye!